Hi guys! Ayun, pupunta kami ngayon sa Mega Mall. Titingnan namin yung bazaar doon. And then, mamimili kami ng mga ibang gifts and Noche Buena. So, samahan niyo ako guys! Jingle bells, jingle all the way. Oh, it's... Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video is about my Sundance haul. So, we went to Mega Mall a while ago and naisip namin na pumunta na lang din dun sa bazaar dun sa may Mega Trade sa Fifth Floor. So, doon medyo marami rin akong napamili and then bumili na rin ako ng mga gifts para dun sa mga kasambahay namin para kahit pa paano nga may matanggap din naman sila this Christmas. So, without further ado, let's start. So guys, ito yung mga napamili ko. Ayan. Ayan. So, medyo konting mahaba lang naman yung haul na to. Susubukan kong isa-isahin natin. So, yung una, ito. Ito sa plastic na to. Yung dalawang parang halter back na ano na string ano string sando. Ayan. So may kita mo kung paano ko siya sinusuot. Ayan. So these two worth 150 each. Ayan. So nakita lang ako dito sa ano na to sa ano niya sa style nito and then yung sa tela niya. Maganda, parang ano, parang kapag sinuot mo siya, parang malamig sa katawan. So, ito naman, stretchable. So, hindi siya nakakatakot isuot kapag kumain ka or busog ka, na lalaki yung tiyan mo, ganun. So, ito kung bakit ko siya nagustuhan kasi parang Christmas yung ano niya. And then, syempre, polka dots, para ito na lang din susuotin ko sa New Year. Diba? Mura lang guys, diba? So, yung second naman, itong dalawang parang vest, long vest, ganyan. So, mahaba siya. So, hindi ko na siya sinukat guys. Hindi ko na makapakita sa inyo. Pero, nakita na ko kasi, ano, parang siyang formal kapag, ano, kapag, no, pwede siya sa office, ganyan. Ayan. So, ang ganda ng tela. Ayan o, may pagka... Kala mo may mga flower-flower. Pero, ano yung iba yung print niya, maganda. Parang, para siyang social na ano, na vest. And then, ito din. Pwede lang siyang parang ano, naka-black na sando ka, or naka-white shirt ka. Tapos, ilagay mo lang din siya. Parang, ano na, parang formal na yung suot mo. Ganyan, diba? Ang ganda. Parang, naano ka agad ako na hulog ka agad yung, ano ko, yung puso ko sa kanya. So, binili ko sila. So, ito, I think it's 300 yata to. Ayan. Ayaw kasi nila magpatawad dun eh. And then, ito, 150. So, okay na rin for the price kasi maganda naman sila. Hindi yung susunod. Itong dress na to, parang siyang ano, maternity dress, pero parang summery yung ano niya eh. Pang summer yung ano niya. Pero siguro para sa akin, okay na rin siya for all season. Ano to, si Vilma? Tapos yung ano niya, yung tela niya, cotton eh. So, malamig sa katawan, malamig sa ano, sa pakiramdam. So, sa akin maganda to. Tapos, may pagkamaong din yung ano niya, yung color. Maganda. And,
Susunod na item na nakuha ko ay itong crop top na to. Yung crop top na to, medyo kakaiba siya kasi yung ano niya, yung arms niya medyo wide. Ayan. So, kung makikita mo, may pagka, ano siya, may pagka social siya, di ba, natignan. Then, ang maganda doon, yung tela niya, parang makapal, hindi mo aakalain na mura siya sa ganung tela. Tsaka, pag nakita mo kagad siya, makikita mo, mukhang mayaman to. Pero, it's worth 350 pesos. So, ito pala, yung kanina pala, ito, I think it's 150 pala to. Tapos ito, 350. Yan. And the next item that I got, ito, parang ano siya eh, parang siyang Forever 21 or Zara na style na dress. Ayan. So, yung print pa lang niya, ang ganda na. So, magugulat ka mo, nakuha ko lang to ng 150, diba? Tapos, kala ko nung una, kasi nung una ko siya nakita, ganito, diba? Ano, medyo malalim yung ano niya, yung neckline niya. Ayan. Pero kapag sinukat mo pala, okay naman pala siya. Kaya hindi ko, walang sisin, binili ko siya. Kasi 150 lang, diba guys? So, yung next item na nakuha ko ay ito, blouse na to, na una kong titignan mo parang siyang pang matanda. Pero, depende naman sa'yo kung paano siya dadalhin, di ba? So, sa akin may pagka, ano siya, may pagka crumple yung, ano niya, yung style nung, ano niya, nung tela niya. And, akalain mo ba na 100 pesos lang to? Di ba? Parang, kung ano lang, kung nasa sa'yo lang kung paano siya dadalhin, dadala mo to. Tama. Kasi makikita mo naman kung paano siya susuotin. And sobrang nang gustuhan ko to kasi hindi mo naman nakakalain na 100 pesos to eh. Diba? So, kala mo parang Zara, parang Forever 21. Diba? Worth it. So, yung last item na nakuha ko para sa akin, itong Zara. Pumunta kami dito sa Zara, parang nag-drop by lang kami doon. Sabi ko, wala akong bibili. Pero, eto naman ako. Meron naman akong bibili. Anyway, etong binili ko, parang polo na long sleeves. Hindi pala siya long sleeves. Long dress, parang ganun. Pero, short sleeves lang siya. Pero, ang kinuha ko kasi yung bigger size sa akin, para magmukha siyang dress. Then, para medyo maluwag tignan. Kasi maganda siya kapag gano'n eh. Parang, lalo na ngayon, yung mga uso yung medyo malalaki sa'yo, diba? Tapos, medyo maluluwag, yung mga gano'n. So, ito, it's worth, ayan. 1,595. Ayan, XL siya. So, hindi na ako naghanap ng ano, ng mas maliit na size sa akin. Kasi, super dami rin ng tao. Then, yung mga sales lady doon, sobrang, parang tinatamad na sila maghanap ng mga size mo. Parang ganun. Kaya pag tinanong ko, may ba dito smaller size? Parang sasabihin nila sa akin, ma'am, kasi yan nga, lahat na all out na po, ganun, blabla. Okay. Sabi ko, okay, sige, okay na lang, ito na lang. Pagkasukat ko naman, okay naman sa akin, and then, maganda naman yung baksak. So, why not, diba? Kahit na XL yan. Sige, go! Kunin na natin yan. So, yung susunod na mga items na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga pwede kong sabihin na ibibigay ko sa mga kasi baka nanonood sila, guys. Bibigay ko sa mga malalapit na tao sa akin, sa amin mag-asawa. So, syempre, isa doon yung lola ko dahil siya na lang yung nandito sa Pilipinas na malapit sa akin. So, yung unang-unang papakita ko sa inyo, syempre yung sa lola ko. Ayan, yung dalawang blouse. Ayan. Ganyan. Yung red, tapos itong black. Hili kasi yun sa mga blouse-blouse eh. Ayan. So, yun yung print niya. Tapos, yung tela niya, malamig lang din. Pero may pagka-silk. Pero, siguro pag pinapawisan ka pa, dadaan lang dun yung box mo eh. Parang yun lang yung ayoko pag ganito yung tela.
Kaya bihira lang ako bumili ng gandong tela sa akin. Kasi ayoko nga yung ganun, hindi na-absorb yung pawis. Tapos, alam mo naman, pagod yung mga ganito eh. So, itong dalawa na to, 100 each lang to. Ganun kamura nga, guys, di ba? Ay, hindi. Tama ba? Ayoko, 100 isa. Alam ko, 100 isa o ba? 50. Parang ganun, nakalimutan ko, guys eh. So, yung sumunod itong dress na to, ito yung talagang hinihiling niya sa akin, ni Cathy. So, yun, si Cathy, may kita niya dun sa vlog ko ngayon. So, itong dress na to, mas, kaya pinili ko rin to sa kanya kasi siya tumahilig ako dun sa print na pababa, diba? So, ito yun, kasi nakakapayat nga talaga siya, guys. Kesa yung print na pa ganun, parang magmumukha kang mataba, parang ganun. Kaya, nabihira akong kumuha ng ganung print. Ayan. Ayan, tapos ito, yung tela niya may pagka-cotton na kapag ano, medyo manipis nga lang siya, pero sakto naman pwede ka naman magsapo sa loob kung gusto mo. Diba? Tapos malamig lang din siya, parang katulad lang din ang mga binili ko kanina, ganun lang din. Then, itong sumunod, itong shoes na dalawa. Ayan. Diba? Ito is padrill. Sobrang gaan niya. Kung gano'n naman ito kagaan, gano'n naman ito kapitan. Pero itong, ano, kung makikita mo naman, sobrang parang, ano, kapal ng ano niya, yung sole niya, yung ano niya, swelas niya, na makikita mo naman na matibay naman. So, itong dalawa na to, 250 each, diba? Meron na silang shoes, diba? Tapos, yung next, itong long sleeves. Ayan. So, sa pagbibigyan ko, baka makita niya rin to. Ayan. Ito, it's worth 100 pesos. Alam ko, 100 pesos. Ito, nakakapayat din siya. Kaya nakita niyo naman, halos lahat din naman ng mga nakuha ko, dominant, di ba, para pababa yung, ano, yung print, di ba? Then, and last, siguro, ito na ba yung last? Oo, last na nga to. Ito, leggings na to na hindi ko alam kung kasya din sa pagbibigyan ko. Ito na may print na rose. Tapos, hindi mo naman makikita na ganun siya kanipis. Kaya maganda naman yung tela. Yung kasi yung number one na tinitignan ko pag natitignan sa mga tela. Kasi kahit sabihin na lang natin na mura, diba? Pero hindi mo mahalatang mura. So, ito, 150 siya. Ayan. So, guys, that's it, guys. Wala na po tayo. Tapos na po tayo sa ating haul. And, syempre, kailangan, bago matapos ang lahat, bigyan ko kayo ng tip of the day. So, first, syempre, pag pupunta ka sa bazaar, unang-unang gagawin mo ay maganda ka ng parang eco bag. So, para hindi tayo maging makalat sa ating environment. Oh, kala mo naman, oh. Ito ay malaking bagay para lahat ng mga bibili mo doon na plastic, pwede mo nang ilagay dito. Or sabi mo na lang sa tindera na huwag ka na lang bigyan ng plastic at nilagay na lang dito yung mga pinamili mo. So, malaking bagay yun, guys. Then, pangalawa, ako ay hindi na ako nagbabag ng malaki or bulky. So, nagbabag na lang ako ng sling bag para madali ko nang dukutin. Pati yung mga cellphone ko. Tapos yung pero ako dito na lang nakalagay para hindi na ako magdadala ng wallet. And malaking bagay na rin yun, laging nasa harapan yung bag mo, di ba? Kasi mahirap na kapag mga ganun, nasiksikan, maraming tao, mahirap yung mawala ng, ano, ng pera or gamit. So, be careful, guys. Then, pangatlong tip, syempre, para kahit pa paano hindi ka mahilo or hindi ka ma-dehydrate, dala po tayo ng water, di ba? So sa akin, malaking bagay bago ako pumasok ng mall o ano man, nagbibili ako agad ako ng water kasi ako mabilis ako mahilo, ganun. Lalo na ngayon mainit, tapos biglang lamig, biglang ulan, yung ganun. So marami talaga nagkakasakit kapag ganyan. And then, tip number 4, syempre guys, tignan mo mabuti yung binibili mo. Bilangin mo kapag marami kang binibili sa isang store. Bilangin mo kung ilan yung pinamili mo and magkano yung babayaran mo. Tapos, bilangin mo ulit yung items. Kasi minsan, yung ginagawa ng iba, hindi ko naman sinabing nila lahat ko. Pero minsan yung iba, parang pinabawasan nila yung ganun. So, ako, mismo ako, kunwari, dinouble check ko na, ipapadouble check ko ulit dun sa kasama ko na bilangin mo nga ulit kasi mamaya biglang
alam mo yun, kulang na lang pala yung pag-uwi mo, pag na-check mo na, kulang na pala ng isa, yung ganun, tapos binayaran mo full, diba? So, tip number 5, ayun, ang gagawin mo kapag ano, kapag bibili ka ng isang item, syempre, unang-una, diba? I-check mo bawat stitches. Oo, sige, mura, pero, diba, ano namang masama, or ano namang, ano, mawawala, kung titignan mo lang din naman yung mawat dulo, ganyan, or yung zipper, gumagana ba? So, yung last na magiging tip ko sa inyo, guys, if you're in a tight budget, make sure na maging handa ka na lumibot, maging mapagod, o sumakit yung paa mo, kakahanap ng ano, nung item na gusto mo. For example, ganito, pagpasok mo, meron ka nakitang magandang item, tapos nakalagay doon, 350, gawin mo, tignan mo lang siya, usisain mo mabuti, diba? Tapos libot ka, guys. Malay mo, ano, malay mo, may makita kang katulad na katulad nun, tapos mas mura, diba? Or pwede mong matawaran. Ganun. So, ako, ganun ako. Bago ko bilhin yung isang, ano, yung isang item, tinitignan ko muna sa ibang store, baka meron sila, tapos mamaya, mas mura pala, diba? Ayoko kasi magsisi, bandang huli, diba? Na, dito pala, mura pala dito, tapos dito, nabili ko na 350, tapos dito, 200 lang pala, diba? So, make sure na, libutin mo muna bago ka mag-stick dun sa isang store na yon na hindi mo alam kung meron pa pala mas murang iba, diba? So, yun guys, yung last, syempre, yung ano, yung naging budget ko, siguro, I think 2,000, pero lumagpas ako ng konti, naging 2,500. Medyo, mas lumagpas ako ng sobra-sobra dahil napadaan pa ako ng Zara na dapat hindi naman talaga dapat, diba? Kaya lang, syempre, sabi ko nga, hindi ako bibili, pero napabili ako, guys. Talaga naman, diba? Diba? Ang ulo. Ayun, anyways, yun, medyo dun lang talaga ako napamahal sa isang item na yan, yung Zara. Pero the rest, sobrang worth it, sobrang okay, dahil maganda yung tela, and murang-mura. So, punta kayo sa bazaar dun sa Sandan, sa Mega 3. So, yun guys, last, pasensya na kayo, hindi ako masyado nakakapag-vlog this past few days, kasi hindi talaga ganun ka-interesting yung mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. Wala rin ako mamapakita ng vlog. Kasi unang-una, hindi rin ako lumalabas ng house dahil medyo may masama nga yung pakiramdam ko dahil sa init-lamig na weather na mainit tapos biglang umuulan yung ganun. So, kaya nga, ngayon lang din kami nakapag mall na nakabili rin ng mga gamit and gifts and notre bene, diba? So, pasensya na rin kayo kung ngayon na lang din ngayon medyo, hindi na late ba? Hindi naman na late, diba? Parang, tama lang pala, last day pala kahapon ng 11:59 yung giveaway. So, ngayon ko talaga i-announce yung winner. So, yes, nakaya ko pa rin. Good. Ayun, guys. So, congratulations sa winner. And Merry Christmas din sa inyo. I hope you like this video. And please don't forget to subscribe to my channel, guys. And marami pa tayong magiging giveaway sa susunod. Sa pagkatapos siguro ng Christmas, yun din sasabihin ko yung mga giveaway ko. So, goodbye, guys. Merry Christmas, guys. Bye! So, ngayon, tingnan na natin kung sino yung magiging winner, guys. Ayan. Winner, I see Evergreen. Ayan, so where is your dream destination? Yung suggestion niya for my next video is my husband does my makeup. Congratulations, Evergreen. Everglen, sorry. Ayan, so para malaman mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, please DM me or message me sa FB page or sa Instagram. Good, congratulations! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride